Nililaw naman ng Department of Finance na walang lump sum allocation na ibibigay sa mga kongresista. Sa gitna po yan ng ulat na may mga nanghihingi na umano sa mga mababatas ng listahan ng mga proyektong aabot raw sa 80 milyong piso. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sumalang sa dalawang arraignment kaugnay ng pork barrel scam sa Janet Lim Napoles, unang binasahan ng sakdal si Napoles sa kaso kung saan kapwa niya akusado si dating Congressman Rodolfo Valencia. Kasunod naman ito ang kasong kinasasangkutan niya kung saan kapwa niya akusado si Muntinlupa Congressman Rufy Biason. Naghain ang not guilty plea sa parehong kaso si Napoles. Hindi naman dumating sa arraignment si Valencia at Biason dahil may nakabinding pang motion for judicial determination of probable cause. Pero kahit nakakulong na si Napoles na umano'y mastermind ng pork barrel scam, at kahit idiniklara ng labag sa konstitusyon ng Korte Suprema noong 2013 ng PDAF o Priority Development Assistance Fund, tila babalik daw ito sa Administrasyon Duterte. Sa isang ulat na inilabas ng Philippine Star, ayon daw sa kanilang source, hinihingan daw ni Congressman Pantaleon Alvarez ang maugong na susunod na House Speaker ng listahan ng mga proyektong aabot sa 80 milyon pesos ang mga kongresista. Sa line item budgeting, nakalista sa pambansang budget ang kada proyektong pupondohan gaya ng mga proyektong pang imprastruktura tulad ng mga kalsada. 3.3 trillion pesos ang budget na papaprubahan ni Budget Secretary Benjamin Jokno kay Pangulong Duterte para sa taong 2017. Pero sinabi na ng Korte Suprema na bawal ang mga lump sum appropriation o bultuhang budget na personal na gagamitin ng mga kongresista para pondohan ang kanilang mga proyekto. Ayon kay incoming finance spokesperson Attorney Paolo Alvarez, wala raw lump sum allocation na ibibigay sa mga kongresista. Itemized din daw ang magiging mga proyektong ilalagay sa General Appropriations Act. May proposal yung DBM, right? San mag-intervene din yung Congress? Magkakaroon na ng budget hearing kung doon na sila magkunyari, different committees yan, di ba? Doon na sila magsasabi, oh, kailangan ba talaga yan dyan? Ito ba? Ganito? Ganyan? Tapos after nun, yun yung ipipresent nila to, doon na yung GA. Diba? Tapos ang mangyari sa executive branch, sila na yung mag-implement kung ano yung nandun sa na-pass na. Naon na siniguro ni Budget Secretary Jokno na hindi naman porke inilista ng isang kongresista ang isang proyekto ay automatiko na itong pupondohan. Actually, 80 million each. That list of projects will still go through the budget process. Diba? Each secretary will determine his own budget. Kaya magkano ma-accommodate ko dito. After the week, sabi ng mga congressman, yung power of the first, when executive, is this system now, does that give it back to Congress, the power of the first? As a result of the Supreme Court decision on the PDAF and the DAP, the power of the purse has been restored to Congress. Sa isang ulat na inalabas ng philstar.com, sinabi ni Senator Ping Lacson na form of pork pa rin daw ito dahil ang mga kongresista pa rin ang magdidikta kung paano nila gustong gastusin ng pera. Tila conspiracy rin daw ito sa pagitan ng Executive Department, Department of Budget and Management at Kongreso na lokohin ng mga Pilipino at pagpapatuloy na pagnanakaw sa kanilang buwis. Pero ayon naman kay Navotas Representative Toby Chanco, hindi umano dapat masamain ang pagsusumite ng listahan ng mga proyekto ng mga kongresista para sa kanilang distrito. Hindi rin daw ito may tuturo ring na pork barrel dahil nakapaloob na ito sa budget na ipapasa ng Kongreso. Hindi raw ito katulad dati ng lalaan lamang ng pondo sa bawat distrito at pagkatapos na maisabata sa national budget ay saka mamimili ang kongresista kung saan ito gagastusin. Ang ipakaitsyan ko, ang paglalaan ng pondo sa bawat distrito ay bahagi ng power of the purse ng Kongreso. Joseph Morong, GMA News.